Noong Setyembre, hiningi na ng Fujifilm Toyama Chemical ang permiso ng gobyerno ng Japan para magamit na gamot sa COVID-19 patients ang kanilang antiviral drug na Avigan. Ginawa ang kahilingan nang maging positibo ang mga resulta ng ikinasa nilang phase 3 clinical trial. Dito sa Pilipinas, kinumpirma na ng Department of Health na nagsimula na ang clinical trials gamit ang naturang gamot. For Avigan trial, nag-umpisa po tayo noong November 20 and we already have 8 participants, 3 sa PGH, 3 sa Tala, and sa Labor Hospital may 2, sa Santa Ana Hospital they are still to recruit a participant. Taong 2014, nang simulang gamitin ang Avigan para gamutin ang influenza infection sa pamamagitan ng pagpigil ng pagdami ng virus. Paniwala ng Fujifilm, maaring iisa ang maging epekto ng Avigan sa influenza virus at coronavirus. Ayon kay Vergere, sinimula ng clinical trial sa Avigan matapos magluwag ng konti sa kriteriya para sa mga pasyente. Ang atin pong mga revisions dun po sa ethics na ginawa natin, dun sa protocol nila, as I've said, they are revising and it was approved already last November 20. So formally and officially, we are starting the trial for Avigan. So ang number of sample size before was 96, they have expanded to 144. And meron na ho tayong less stringent criteria para mag-include ng patients para dumami po yung mga nare-recruit nating pasyente. So yun na lang po mga non-severe COVID-19 patients with or without pneumonia and those not on high flow oxygen support ay maari nating isama dito sa trial na to. So hopefully po in the coming days and in the coming weeks ma-reach na po natin itong sinasabi nating number of samples that we need to complete this trial. Samantala, binigyan linaw ng DOH ang issue ukol sa sinasabing super spreader event lalo na ngayong papalapit na ang Kapaskuhan. I'd like to clarify, ano ba yung super spreader na sinasabi natin or events that can may lead to super spreading transmission. So ang super spreading is where the transmission of the virus is suddenly amplified. So ibig sabihin, kung halimbawa dun sa isang lugar, ang kanilang transmission rate lang ay sabihin natin na less than 1. But because of this event, it have led to the increased transmission, amplified yung transmission, tumaas palalo. That is, a single person transmits the virus to a disproportionately large number of contacts. So pag tinignan po natin yung definition na yan, unang-una na kapag mass gathering, that is a potential for a super spreader event. Lalo na nga po kung tayo ay magpupunta dun sa mga matataong lugar kung saan ang mga tao ay dikit-dikit, wala nang 1 meter physical distancing, o yung mga makaramihan po ng mga events na meron na kulob po ang lugar, meaning it is not well ventilated. At dito po ay nagkakahalu-halubilo ang mga bawat tao na nandyan sa loob na yan, maari po tayo magkaroon ng super spreader event. Kaya nga po, sa palapit na holiday season, nagpalabas na ho ng advisory ang ating department. Nagpalabas din ng mga protocols kung ano ang pwede nating gawin so that we can prevent this super spreader event. And ang pinaka-importante, lagi pa rin natin tatandaan, yung minimum public health standards po ay dapat pa rin nating ipatupad ng maayos, lalong-lalo na po dito sa parating na Kapaskuhan, dahil alam po natin na maraming gatherings ang maaring mangyari. Janis Cosio, Radyo Inquirer, Nuevo Rebenta, Bayan Nagtatanong, mamaya nag-uusisa.